Agad na tinugunan ni Governor Aurelio Oy Umali ang kahilingan ng isang ama na mapa-CT scan ng anak nito na si Angelica Joyce de la Cruz, 5 taong gulang, matapos na ito ay maaksidente sa barangay Caloocan, Lizal, Nueva Ecija, kamakailan. Ma'am, ginawa ko po ma'am, sumali ma'am ako sa may malasakit center sa group po ah. Tapos pinost ko po yung itsura niya po, tapos kung ano po yung kailangan gawin. Ay, humingi po ako ng tulong para po sa CT scan po ng anak ko kay Governor at wala po kasi kaming kakayanan na magbayad po sa kung pa-CT scan po. Kwento ni Noel de la Cruz, ama ni Angelica, pinayagan niya umanong sumama si Angelica sa kanyang tiyuhin para maghatid ng module sa eskwelahan, habang siya naman ay naghahanap ng pambili nila ng makakain. Si Noel ay nagtatrabaho sa isang paaralan sa Lizal, Nueva Ecija. Dahil sa pandemya, ay nawalan ito ng regular na hanap buhay. Dati po akong utility po sa isang private na school po sa gawin namin. Nung nagkuhan po ng pandemic, wala na po. Doon na lang po, extra na lang po malapit sa bahay po namin. Pag kami magpapagawa, hindi rin lang po ako makapag-apply sa ibang lugar at wala po akong bakuna. Ikinuwento ni Noel kung paano ang nangyari. Nang pauwi na umano ang sinasakyang tricycle ng kanyang anak at ng kanyang bayaw, ay natagis ito ng isang Fortuner at tumilapo ng bata palabas ng sinasakyang tricycle. Na yung overtake po sila ng Fortuner po, yung Fortuner pong overtake sana sila, sa kanila, may parating pong kasalubong, kaya yung sinasakyan po niya na tricycle, kinain na po yung linya nila. Kaya yun po, nung pagsabit po ng manobela puro sa taglira ng Fortuner, medyo umangat daw po yung sidecar, tumalsik po siya. Pauwi na po. Saan po sila galing? Sa kabilang barangay lang po, malapit na po yung sa barangay namin, papasok na po ng barangay namin. Sa Caloocan na po nangyari, tapos poblasyon is po na yung barangay po namin. Mapuro sa, kung ko po, kapatid ko po, nagatid po ng module. Eh hindi, ala po kasing service yung kapatid ko at hindi niya po makuha yung module. Sa amin po kasi natid yung module po ng kapatid ko, kaya hinatid po ron. Eh ako po naghanap po ako na sana ng pang mahihiraman na at pambibili po sana namin ng bigas ng araw na yun. Kaya sinama ko po, ala po kasing magtitingin. Eh hindi ko na po alam na ganun mangyayari. Si Angelica ay nagtamo ng pinsala sa kaliwang balikat at kinakailangan pa ang masusing pagsusuri katulad ng CT scan upang malaman ang eksaktong lagay ng ulo ng bata. Yun nga po, yung finding po ng doktor na orthopedic sa kanya na kailangan daw po ipa-CT scan yung ulo. Kaya yun lang po yung abito po ng orthopedic sa kanya, yung bali niya pong buto sa balikat, wala raw pong magagawa doon. Ang importante raw po yung CT scan ng bata, yung sa ulo raw po, baka raw po may diferensya ng kalit. Naiblatter naman umano ang pangyayari at nangako umano ang may-ari ng Fortuner na tutulong sa pagpapagamot sa bata. Subalit makaraan ng ilang araw ay hindi na ito muling makontak pa. Opo, naiblatter po sa munisipyo po. Eh, sabi po magbibigay naman daw po ng tulong. Eh, nung pagdating po namin sa premier, hindi na po sumipot. Hindi na rin po, nung una po hindi po makontak. Tapos nung pauwi na po kami galing ng orthopedic na kwan, hindi na po nila pinawa na yung pagsipot puro sa ospital. Sabi po, maghanap na raw po ng doktor na gano'n na malalapitan po nila. Hanggang ngayon po, hindi naman na po tumawag. Lubos naman ang naging pasasalamat ng mag-ama sa mabilis na pagtulong ni Governor Oye para sa kanila. Ang po talaga kay Governor at inaksyonan niya po kagad yung paghingi ko po ng tulong. Gov, maraming salamat po sa pagbigay po ng aksyon kagad, aksyon tulong po sa amin at maraming salamat po. Inaksyonan niyo po kagad yung pangailangan po namin para dito sa bata. Kaya maraming salamat po. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga nag-uulat. Para sa DWN, Itel de Radyo ang inyong kakampi.